Nakasira. Walang pagbabago. Under teeth and fouls. Emotion, humahan. Batang bata pa yung layup. Layup, sinun. Yan ang gusto ng mga bata. Mula yun nun. Tayo po ay nagbabalik dito sa loob ng Caloocan Sports Complex sa Bagumbong, Caloocan City para sa ating 2022-2023 Pilipinas Super League Pro Division presented by Manila Bankers Life Insurance Corporation, the best way to show your love. And ito nga, ang ating main game sa ating doubleheader Monday, Gabby Espinas with this double or bad win performance against Santa Rosa in Pampanga in Brent Zigueo Convention Center. Makakaharap naman ngayon dito sa San Juan Kings itong si Jamo Igilo, shooting 80% from the field goal. Win in San Juan for Senator Jinggoy Estrada's birthday on their last game. Ito nga, ang ating game at hand. Batangkan Kalukulers versus the San Juan Kings dito po sa loob ng Caloocan Sports Complex. At magandang gabi sa inyo, superfans, sa mga nanonood sa atin mula Luzon, Visayas, at Mindanao. Ninyo abahin pa rin yung kasama together with Lorenzo Galarosa on this main game ng ating gabi. Enzo, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi din sa'yo, Ninyo. At magandang gabi rin sa lahat ng superfans na nakatutok sa magandang laro between the undefeated number one team, the San Juan Kings, contra the number five team na Batangkan, who are enjoying home court advantage ngayon. Exactly, Enzo. Home court advantage nga yung kanilang hinahawakan dito against the undefeated team. And now, kamusta din natin ang dalawang courtside nating makakasama ngayong gabi, si Marian Batoon at si Maris Victoria. Now, let's go to our team standings, Enzo. Gumalaw itong ating team standings. Pasok na ang Manila City Stars sa ating top 8. Yes, finally, after 2 weeks sila naghahabol, Manila City Stars have now entered the top 8 sa ating liga. And look at that, number 1 pa rin. Still acknowledging the San Juan Kings at the number 1 spot. Itong Batangkan Kalu seated at number 5. A win today would give them a huge chance to enter the top 4. Pero a loss today would still be number 5 pa rin sila, ibig sabihin yan, for Batangkan Kalu. And now, Enzo, let's take a look at the playoff picture dito sa ating tournament. Yes, as we can see, ang playoffs, top 8 teams lang ang mag-a-advance. Kasama na dyan ang Manila City Stars. And top 4 teams ang magkakaroon ng twice to beat advantage. Yan ang paglalaroan ngayon ng Batangkan Kalu. That is what at stake for Batangkan Kalu. And semifinals natin, magkakaroon tayo ng best of 3 and also our finals, best of 3 din yan. And now to our game story. Both teams, target lock for them. Yes, target lock dahil itong San Juan Kings, a win today would mean seal off na sila for a top 4 spot and a twice to beat advantage in the playoffs. Samantalang itong Batangkan Kalu, nakalock sila at number 5 pero gusto nila umangat sa number 4 spot and they want to have that twice to beat advantage in the playoffs, lalo na malalakas ang mga contenders natin dito. And now let's go to our team, San Juan Kings dito. And so ang dumayo, a home win to stay and scratch. Yes, grabe. What a victory in their home floor. Para sa birthday ni Senator Jinggoy back sa Phil Oil Eco Oil Center, they defeated the Pampanga G Lanterns. And look at this 3-point field goal story natin. 13 3-point makes compared to just 4 for Pampanga G Lanterns. And look at that, 50 rebounds. They out-rebound the tall team in Pampanga G Lanterns. Exactly, and so a home win to unskate nga para dito sa San Juan Kings. At now, let's go to our second team naman. And but before that, let's go to Marian Batoon para sa kanyang report dito sa San Juan. Marian. Ninyo and Enzo, for San Juan Kings, they've been protecting their unbeatable record with 11 wins and 0 losses, hoping for their lucky 12 win today. They've activated Ubalde and Tahonera to put their best defensive play contra ang walang kupas na si Gabby Espinas. The players na pinili for today's ballgame are their best defenders as they believe that offense wins games but defense wins championships, because for San Juan Kings, every game is a championship game. Back to you, gentlemen. Thank you so much, Marian Batoon, for that update para dito sa koponan ng San Juan Kings. And now let's go to Caloocan, Batangkan Kalu Coolers. Tinalo ng Santa Rosa Laguna Lions. And so cool down by the Lions. Grabe, what a ball game. And like I said, itong Santa Rosa defeated itong Batangkan Kalu in Brent Zigueo. Look at that, they out-rebounded the Batangkan Kalu. They out bench them. Tignan mo yung bench points, 34 to 26. And the fast break points, every department Santa Rosa outplayed itong Batangkan Kalu. Can they bounce back? Especially sila ang nasa home floor ngayon.
And now, Enzo, pumunta din tayo kay Maris Victorio. May report siya for this team of Batang Kankalukulers. Nino and Enzo, we saw how Gabby Espinas played on their previous game against Santa Rosa Laguna Lions. But unfortunately, they lost not only one but two games here on their very home court. Now, Gabby told me for today's game, he is not complacent and they want to redeem themselves today. Naka-focus siya sa pag-practice ng kanyang free throws dahil dun daw siya madaming errors. He is determined to win knowing a lot of fans root for their team today. Old but gold, that's for Gabby Espinas. Ang walang kupa sa Batang Kankalukulers. Now, let's turn it over to our arena announcer, Ryan Anthony, for our Manila Bankers Live Super Starters of the Game. Magandang gabi, Caloocan Superfans! Live from the Caloocan Sports Complex in Bagumbong, Caloocan City. This is the main event of the evening. Day 47 of competition for your 2022-23 Manila Bankers Life PSL Pro Division Dumper Cup. Presented by Manila Bankers Life Insurance. We are live on social media platforms of Pilipinas Super League via Facebook, TikTok, and Instagram. And we are live on Solar Sports. This is the much-awaited game featuring the visiting and undefeated San Juan Kings and your Batang Kankalukulers. Let's meet the Manila Bankers Live Superstarters first for the visiting San Juan Kings. Point guard from Cebu City, number 5, Orlan Ramal Jr. Shooting guard from FEU, number 7, Ron Deniser. Center from Bacoor, Cavite, number 11, Jeff Taunera. Small forward, number 23, from Cavite, Nico Paniban. And power forward from Pampanga, number 2, also celebrating birthday today, Mike Calisan. Your head coach for the San Juan Kings is Mr. Randy Alcantara, assisted by Yong Garcia, Nani Ipondulan. Team manager is June Usman. Team consultant is Philip Cesar. And team owner is the Honorable Senator Jingoy Estrada. And now, humiyaw at sumigaw, dahil na ito na ang superstarters ng inyong Batang Kankalukulers! Small forward from Lyceum number 8, Jaggy Laude! Power forward from Quezon City number 19, Jobar Santos! The man in the middle center from Olongapo City, number 27, Gabby Espinas. Point guard from Cagayan de Oro, number 21, Joko Tayongtong. And shooting guard from FEU, number 11, the Bratch, Bosanga. Head coach for your Batang Kankalukulers is Mr. Toto Tohilio, assisted by Carl Lanusa, Peter Santa Maria, Hector Serrano. Team owner is Mr. Jeremy Tear. Your referee in charge of this second game are Crew Chief Anthony Roque, first umpire Michael Galotera, second umpire Jong Banaya Jr., and alternate is Jerome Guy. Ang ating super starters of the game, atin sa atin ng Manila Bankers Life Insurance Corporation, the best way to show your love for San Juan Kings. Michael Calisa, Nico Panganiban, Jeff Taunera, Ron Dennison with Orlan Womar, and for our Batang Kankalukulers, Caloocan, Jomar Santos, Jogi Laude, Gabby Espinas, Paul Sanga, with Joko Tayongtong. Ito na Enzo, the home team, Dumadagongdong, with the presence of Senator Jingoy Estrada. Once again, this game is under the supervision and regulation of the Games and Amusement Board, headed by its new chairman, Attorney Richard Santos Clarin. First ball position, andito sa San Juan Kings. Yes, and you know, this has been the good five for Coach Randy Alcantara with Calisaan starting. Pero yun nga lang, overcook yung pasa doon ni Michael Taunera. Immediately, they want to set up Calisaan.
yung inside presence ni Kalisan can neutralize itong inside presence ni Espinas kasi inside-outside. So you can see, Honorable Oka Malapitan, Congressman Oka, and Mayor Along Malapitan. And so, yes. Santos fires a long three-pointer. Rebound secured by Panganiban. Sumabit doon itong si Tayong Tong. So we can see both teams, both benches, and so wala pang nakaupo dito because both teams still scoreless. Totoo. Ron Dennison fires from downtown. Bam, bam, boom. At makakaupo na ang San Juan yan. Pero coming off that baseline inbound, itong si Dennison, hindi lang sa defender, he can knock down those threes. Jumper for Paul Sanga, that was too strong. Sanay sa malayo. Panganiban, stepping up the gas. Niluwa, Kalisaan, the putback. 5-0 for San Juan Kings. Grabe, that's one thing that Michael Kalisaan can do. Crash the offensive rebound. Good trailing job dahil may easy layup na dapat doon si Panganiban. Sanga. Eto, Espinas po poste. Namingit ng foul. Veteranong veterano. Pasabit na pasabit yun. Good presence of mind by Gabby Espinas. Alam niya, nakakapit si Tahonera. But let's look at this three-point shot again ninyo by Ron Dennison. No, perfect na perfect. Ito naman in transition, Panganiban with this advantage being youth. And so, no, against Sanga, Espinas, and Jomar Santos that time. Totoo. And, you know, it's good to note also for Batang Kankalo, makikita mo sa bench, Rail Cervantes, naka-uniform na finally. For sure, hindi pa 100% pero kailangan nilang paglaruin si Rail Cervantes dito to break this momentum. And syempre, alam natin, a win here would become a huge victory for Batang Kankalo. Bakit? Yes, number 5 pa rin sila pero it would mean na sila ang makakaunang talo dito para sa San Juan Kings. Pero pasalamatan lang muna natin, Enzo, before we talk about the playoff positioning here. Ating mga bosses, Bautista family headed by Congressman Claudio P. Bautista, Congresswoman Claudine Diana Bautista Lim, ating CEO Boss Dinko Bautista, Boss Trunker Lim, Madam Mimi Diriquito Bautista, Madam Dabi Bautista, Madam Gina Diriquito, Boss Gino Diriquito Gabriento, Boss Odie Bautista, at si Boss Jason Rama Bautista. Maraming salamat po. Thank you. Foul away from the ball. Oo, pero bago yung foul ninyo, si Panganiban nakashoot ng three. So, ito yung kayang gawin ng San Juan Kings. Kaya nilang bantayan yung three-point line and they can hit threes also. Tanda natin, back sa RTU Gymnasium against the Bicol Spicy Oragons, this San Juan Kings team hit 19 three-pointers. Oh, and sportsmanlike, I believe on Sanga. Aha. And yan yung nabibigay ng isang Ron Dennison sa'yo. And so, kanina, Ron Dennison yung tinawagan ng foul at kaya naman, ang bawin itong si Paul Sanga yung tinawagan ng sportsmanlike foul for Paul Sanga. Kita mo naman yun, Enzo. Excessive swing. May buwelo eh. Uh-huh. That's gonna give more momentum para dito sa San Juan Kings. Dahil nga, ito na mo, ang score natin 9-1 na. Ito ulit kanina, Enzo. May buwelo eh. Yan yung tinawagan dun. Ang sportsmanlike foul. Actually, technical lang daw pala. Uh-huh. Look at how physical San Juan is playing this Batang Kankalo team, ha? Oh, steal for Tahonera. Kalisaan. Oh! Misses that one. Jogi Laude recovers for the rebound. Sanga. Binigay dito. Oh, what a drive for Gabby Espinas. Dahil nga, you know, hindi natin alam. Baka magkatapat yung dalawa sa playoffs, sa semifinals, di ba? Hindi natin alam yun, eh. That's the beauty of these types of ball games. Poposte. Ron Dennison, nakita sa ilalim. Dukot ni Mike Kalisaan. 2 puntos. Imaginein mo at the start of the... So we expect Gabby Espinas will set free from the painted area. And now, Cervantes, nagparamdam na kaga dito. And so... And that was done by Gabby Espinas. Cutting to the basket, nalibre bigla. Itong si Cervantes. And that's the dynamic duo neto ni Cervantes at ni Espinas. Yes, and also... And so, dagdag mo pa itong si Paul Sanga that we know this guy. Dalawa na yun, ha? Cervantes at Sanga can spread the floor for you. Mamaya pa si Achi Inigo off the bench pa. Another pushing foul coming from Jeff Tahonera. So, yun na. Paul Sanga na isahan siya kanina ni Dennison. This time, siya namang bumawi. It's the mental game
dito sa mga gantong laro eh. Eto, tignan natin ulit. Yun. Obvious one. Nadaan lang naman si Sanga, di ba? Parang dumaan lang eh, no? Binangga pa siya ni Tahonera. So, Sanga for free throws. Oo. Itandaan natin ninyo, familiarity between Sanga and Real Cervantes. Pareho yan naglaro for the Kia Picanto nung start ng Kia franchise sa PBA. Pagpasok ng Kia. Oo, kasama silang dalawa doon. Very familiar with each other itong si Sanga at si Cervantes. And now, papalitan ni Coach Randy itong si Jeff Tahonera. Papalamigin muna sa bench. Igilos. Taas yung percentage last game ni Jaymo, 80% from the field goal. At ngayon naman, mintes itong si Kalisaan. Actually, field goal battle din to eh. Di lang shooting eh. Si Espinas tsaka si Igilos ah. Jogi Laude hesitates. Becomes the air ball. Tayong Tong! With the jumper. We have a mandatory timeout here with 4 minutes and 12 seconds. Isa po ang abante itong San Juan Kings dito, 11 to 10. Once again, this Pilipinas Super League is presented by Manila Bankers Life Insurance Corporation, the best way to show your love. Tapo, nagbabalik dito sa loob ng Caloocan Sports Complex dito sa Bagumbong for our main game doubleheader Monday. Nakikita natin ang nagagandahang binibini. Miss Caloocan. Kalahok talaga, ng Miss Caloocan, Enzo, no? With Congressman Along Malapitan. Oka Malapitan and Senator Jinggoy Estrada. Natatawa talaga ako. Every time natututukan ng camera si Senator Jinggoy, hingingiti siya. Tapos mamaya sasabihin niya sa akin, ba't niyo ako tinutukan? Sikat na ako. Lagi niya sinasabi sa akin yun. Lalo na nung in-interview, sabi ko, Senator, pwede ka ba namin ma-interview? Sabi niya, di na, sikat na ako eh. Eto, panganiban. And brand new into the ballgame na Nino. So expect the pace for San Juan to speed up at mas gaganda bigla yung ikot nila. And also, Enzo, binalik nila at or pinasok rather itong si Adrian Nokum. Oo. And also, Igiboy Mojica. So, kita natin, dalawang high flyer para kay Coach Randy. At panggulat nito si Mojica against Pampanga G Lanterns. Ginulat niya itong Pampanga. Ika, eh, no? Oo. Tapos sa 10-2 natin. Sarili lang niya yun, atento natin, ha? Dalawang tres. Tsaka drive. Dalawang field goal. Cervantes against Kalisaan. Short. Good D for Kalisaan. Siya magbababa. Angat si Mojica. Punta kay Laude. Igilos. Hand off to Nokum. Brand new yung hinanap. Uy, napitawan yung bola. Laude goes to Tayong Tong in transition. And Joko. Cut down the lead here to 12 points. And ito, another turnover, Nino, for Caloocan. Espinas, reverse to Cervantes. Agawa ng bola. Last touch, si Real Cervantes. Nawala ng pectus. Or sumobra sa pectus. Sobra. Oo. Sobra sa pectus. Si dapat di siya gumamit ng board doon. Gumamit dapat. Siya sayang yun for Real, but you know, back-to-back turnovers for San Juan. Ito yung una. Pero ang ating super assist of the quarter presented by Manila Bankers Life Insurance Corporation, the best way to show your love. Joko Tayong Tong tonight. 2 points and two, or make that 4 points and two rebounds with a single assist here. Ito. Ito, Romel Calahat in the ballgame na din ninyo. Another two-way player forward para sa San Juan Kings. Brand new long three-pointer. No good. Rebound goes to Igilos. Balik sila kay Nokum sa labas. Three-pointer for Calahat. And there's the foul of Igiboy Mojica. That's their fourth team foul. And itong lineup ng San Juan Nino, look at that. Five on the floor. All of them can hit from the outside except for Igilos, but they can play defense. Itong si Calahat, a former NCAA defensive five member.
natin. Balasa muna ng tao si Coach Toto Duhilio. Achi Inigo. The Hawkeye, papasok. And also si Daryl Karangian. Sayang, di sila nagkasabay, no? Si Inigo at si Dennison on the floor. Former teammates sa FEU, di ba? Si Inigo? Oo, oh, si Dennison. Sayang eh. Mamaya siguro. Mamaya, baka. Former teammates, you know, with R. Pogoy, Montbert Arong, Macbelo, Macbelo, Colomia pa. Colomia. Grabe yung team na yun. Tinalo yung UST. UST, oo. Nila Kevin Ferrer. Pero ngayon, pakinggan muna natin si Maris Victorio. Maris. Enzo, Nino, alam naman natin ang pagkatalo ng batang Kankalu Coolers sa kanilang sariling home court on their last game. Now, head coach Toto Duhilio said this is a very important game for them because they want to redeem themselves. Madaming disappointed from their last game, but as per coach Toto, a game is not a game without a team losing. Pero ngayon, confident siya na mananalo ang kanilang team dahil lahat ng players ay determinado. The team are motivated to win because of their fans' solid support. Makakaya kaya nilang lamangan ang kalaban? Yan ang susubaybayan natin. Back to you guys. Thank you so much, Maris. Grabe, pagaling ng pagaling si Maris, ha? Oo, kailangan din report, ha? Totoo, and hindi kailangan gawin na itong batang Kankalu. Take it one game at a time. Sayang, manghinayang ka. They had the number 4 spot, pero yun nga, dahil talo sila, they dropped down to the 5th spot. Uh-huh. There's a hard foul. 2 minutes and 6 seconds left. There's a foul on Riley Cervantes. At ito, papasok si Gonzalez and si Arriar. KD Arriar. And look at that, tinapagad niya ang kanyang team captain sa Letran, di ba? Fran Yu. Magkakaharap din sina Arriar, sina Billionar, Fran Yu. Siyempre, last time nung Pampanga Lanterns, kita mo naman yung moment ng mga Letran boys. After that, tinawag ni Fran Yu lahat. Sila Pambid, Santos. That's a moment na, okay, magkakampi tayo, we won a championship. Dito naman sa PSL, magkakalaban tayo. Second free throw. That's good for Romel Calahat. Up by 4 points itong San Juan Kings. And wala pang tumatama from 3-point land except kay Cervantes. Sa Batang Kankalu, only 1 3-point conversion pa lang sa kanila. Saka with that attempt earlier. And oo, hindi pumasok eh. Now look pass. The rotation for Batang Kankalu. Cervantes. Lumabas kay Karangian. 3 seconds, they need to shoot this one. Short rebound for Achi Inigo. Bounce pass sa ilalim. Agawan ng bola. Last touch to go to San Juan Kings. Actually, a rivalry renewed din to. Kasi yung last year ni Achi sa FEU, first year ni Fran Yu sa UE. So magkatapat ulit si Fran at si Achi. Oh, nag-abot? Oo, nag-abot sila. Uh-oh. First year ni Fran sa UE. Pero batang-bata pa si Fran Yu that time. Galing siyang kashek. Oo, siyang kashek. Sa yun yung tremending na ano sa kanya, di ba? Siyang kashek eh. No? Sa naglaro siya sa Gilas dati. Oo. Ito, Fran Yu. Good pass. Pick and roll action. Pinabanda. J. Moe Gilos. Lamang pa rin sila dito. 19 to 13. Tumawag ng timeout si Coach Toto Duhilio dito. Nahabol na. 6 na puntos. Look at this pass. Fran Yu with this pick and roll. Papunta kay J. Moe Gilos. Sobrang tangkad. Isusubo na lang nitong si J. Moe Gilos. 19 to 13, a minute and 18 left on his first quarter. Super Friends, magingay! Ito po si Eman Calo ng Davao Occidental Tigers. Kayo po ay nanonood ng Pilipinas Super League. Ito ang liga ko. Back to our ballgame. Once again, this Pilipinas Super League is co-presented by SCD Perfect Care for your skin. Siyempre, ang ating hotel partner dito. And so, Hotel Sogo, so clean, so good, so safe. And VIP hotel member, just like sa HSVIP. As we can see, our binibining Caloocan. Nakikita natin si Miss Natasha Jung, Miss Caloocan, 2023. Miss Patricia Agapito, first runner-up. Kyrie Clemente, second runner-up. Miss Christine Ordebuesa, third runner-up. Juliana Losito, fourth runner-up. Somatic na yan. Congrats sa inyo. Congratulations sa inyo. Nagkaganda ang binibini na tayo tatago ko ang inyong mga pangalan para sa inyong safety.
Parang mayroon makukuha niyan. Binigay ko na nga sa'yo eh. 19 to 13. 18 seconds. Yeah, tinan mo yung depensa ni Franyo kay Achi. Oh. Calls for a number 2 play here. Punta kay Karangian. Tumabas itong si Gonzalez. Hand off Karangian. From downtown, sumabit si Nokum. Clearly, sumabit si Nokum doon. And, you know, if you're Adrian Nokum, you must give enough space for Karangian to land and enough space for him to shoot. Tinan mo masyado, sobra siyang dikit doon in his closeout eh. Tsaka yun yung bitaw ni Karangian. Oo. Eh, no? Yung mga ganyan eh. After release, yes. Pag yung dalawang paa, magpo-forward. Oo. And normally talaga sa mga players like Daryl Karangian, tinan mo, malakas siya in terms of his upper body strength, pero you know, lanky siya, medyo payat tingnan. And those are the things na kailangan mong i-develop if you're a young player. Nung bata ka pa, ito, for sure si Karangian was taught to jump forward when he shoots para magkaroon ng mas malakas yung tira niya, magkaroon ng puwersa. Yes. So, you know, natural shooting form niya yun. Kaya no choice si Nokum na dumikit talaga sa closeout na ganun. And actually, good to note dito ninyo, if you're San Juan, tina, as we see this crossover ni Franyo, napakababa. Oh. Pero good to note if you're San Juan, mas gusto mong low scoring itong laro na to kasi pag high scoring ball game, that would favor Batangcan Kalu as our number one scoring team dito, leading in points of almost 88 points per ball game. Pero if pag low scoring, especially under 70 points, wala pang napapanalong laro ang Batangcan Kalu. Lagi silang talo sa mga ganung ka low scoring na ball game. Exactly, Enzo. Ito, pumasok na si Javillonar. Small ball, Enzo. Oo. Actually, di naman ganun ka-small talaga. Patang eh, no? Patang ka si Javillonar eh. Oo. Inigo Kachan, shoot! Inigo! To beat the buzzer! Pinalabas yung pana dito. Grabe, what a shot from Achi Inigo. And he's really known for those kinds of shots, ha? Yung mga awkward-looking shots ever since his FEU days. Grabe, Achi Inigo, one of the clutchest players in PSL ngayon. Yeah, and Achi Inigo, pangalawang tres ng Batangcan Kalo sa ating ballgame. So, tignan natin, Achi Inigo to beat the buzzer binitawan sa ere. Yun, pasok para kay Achi. Pinalabas pa yung pana. Yan ito, pangalawang tres nga itong Batangcan Kalu Coolers on this ball game. 21-18 is our score here. So we end our first quarter. Tayo po ay magbabalik dito pa rin sa loob ng Caloocan Sports Complex. Ninyo Nazo going to the second quarter with only a 3-point lead for San Juan Kings. Tinanong ko ang mga coaches about Senator Jinggoy watching every game ng San Juan if nagbibigay ba to ng pressure sa kanila. At sabi ng coaches, hindi naman masyado. Instead of pressure, inspiration daw ang binibigay ni Senator Jinggoy sa kanila to win. Para maging stress reliever ito sa busy work ni Senator. Yung panalo daw sa laro ang nagpapasaya kay Senator Jinggoy. Kaya for them, they're offering every game to him and his dedication sa team. Ano sa inyo guys? Sino ba yung inspirasyon nyo? Thank you so much, Marian Bato. Siyempre, same tayo. Family. It's always our inspiration dito. We work hard for our family. Siyempre, si Senator Jinggoy. Marian, no? Enzo, no? Yan talaga yung nagpapasaya kay Senator dito. Yung ganito mga ball games. Totoo. Oh, Gonzalez with a good look. But a bad finish. Sayang yun if you're Ariar and Gonzalez. Two easy layups na mintis nyo. Mapak lang sa linya. Si Nokum nag-extend yung size 13. Oo. Masyado malaki. Tsaka we know that corner. Eh. So, no? Napakalit lang ng space dyan. Totoo. And if you're San Juan, you know, you can't get the crowd involved. Yan talagang pinakamahirap. Pag na-involve itong crowd ng Caloocan, alam natin napaka-ingay dito. Di ba yung Bulacan game nga? Tsaka may mga tambol pa eh, no? Cervantes, second three ba? No good. Rebound for Franyu. Mr. Fantastic in a run. Stop and pop from free throw line. Kita mo yung ginawa niya. He looked left and right muna before deciding to shoot. 23-18. Inside is Pinas. Sobrang lapit. Spins. Kaya pala pineke pa. Gusto kumuha ng foul eh against sa Bilyonar. Siyempre, young gun itong si
Pau Havilionar. So, iisahan at iisahan siya palagi ni Gabby Espinas. So, ngayon tutungo sa free throw. Ito si Gabby Espinas. Last game nila against Santa Rosa Laguna Lions. Well scouted. Itong si Gabby Espinas against the bigs of Coach Britt. And so, 14 points, 5 rebounds, 5 assists. Sabi na ibang tao, okay naman yung performance na yun eh. If you're pwede, ibang tao siyempre, hindi nila alam yung averages ni Espinas na 18 points, 9 rebounds, di ba? And back to back. Ano yung sinisigaw? Wala eh, wala. Mas narinig yung sinabi ni Espinas, ball don't lie daw eh. Ha? Ball don't lie, ball sabi don't ni Espinas. Lie. Residualas ha. Brand new, tumingin pa sa kanyang kakampi. Habilyonar, soft touch. Parang dito, kay Pao Habilyonar. And bawi si Habilyonar on Espinas. Pangalawang beses na yung foul. Oo. Itong si Habilyonar against Gabby Espinas. Ha? Nautakan ng veterano. Itong si Pao Habilyonar. Sa lakas ni Gabby Espinas, tingin mo matutulak siya ni Habilyonar ng gano'n. Nautakan eh. Kita mo yung ngiti ni Pao. Tinitignan niya. Naisahan titig mo. Lang, eh, no? Titig mo. Lang. Yan o. Hindi mo tatalsik ng ganyan si Espinas, di ba? Ang galing ni Gabby eh. That's galing the veteran of Gabby Espinas. Alam niya na babangga si Habilyonar sa kanya. Sell the call! Ito, no look pass coming from Espinas but stolen away by Mojica. Denison, huminto, bumitaw, mintis, rebound, at dito kay Espinas. They got the numbers here, Enzo. Yes, can he take advantage? Arriar, the layup! May kasama bang foul? Para kay Kent Arriar. Grabe, what a fast break para dito sa Batang Caancaluin. Yan yung na-miss nila in those two games nung wala si Arriar. Ngayon, he's doing it for Batang Caancaluin. You can see that he is clearly missed by Batang Caancaluin. Yung services niya, the defense, the energy, and yung size mismatch niya. This guy can play 2, 3, and the 4 spot. Uh-huh. Minsan pa nga, small ball 5, di ba? Saka si Arriar ngayon, ang laki ng nilaki. Totoo. Bumagay, no? Mm-hmm. Nakita ko nga, friend natin sa FBN, di ba? Nakikita ko yung throwback pictures na pinabawas niya. Oh. Ang payat niya dati. Uy! There's a holding foul from Manalang. Kalisaan at Manalang. Tatawagan dyan. Itong si Peter Manalang. Siyempre. Foul yan. Oh, dahil hindi pa penalty. Pero, yun nga, if you're Manalang, foul, that foul was to prevent the mismatch. Dahil popostihan siya ni Kalisaan for sure. Yes, exactly. And so, sa high pick and roll that time. At yun, kita-kita yung hook. Ayan na, ito Denison. Ito, Denison. Mismatch, Inka. Para kay Ron Denison. Alam na alam ni Denison, pag may mismatch siya, ipoposti talaga siya. Arriar. Contra kay Panganiban. They go inside to Arriar. Mata late nga lang nabitawan itong si KD Arriar yung bola. At saka mababa din yung pasa. KD was expecting na medyo malapit sa ring. Pagtalon niya nandun sa may dibdib niya eh. So na-miss time eh. Good rim run for KD Arriar here, Enzo. Yes, good minutes din ha in his return game. Off the bench. Sanga, iniba yung tira. Pinasa. Pasok sa ilalim para kay Manalang. Uy, banggaan dun. Kita mo yung dalawang totoo. Dalawang player eh so sa ere nagbanggaan. Juan Marcha si Manalang ha. And we know this guy Orlan Omar. Ito din si Manalang, so solid yan eh no. Oo. Bato-bato mga katawan yan. And sa mga physicality ng ganito, physical games like this, uutakan mo na lang minsan pag binangga ka, bigla ka na makita mo yung player tutumbay. Oo. Kahit alam mong bato-bato kasi they're going to sell that call. Oh, what a drive coming from Nico Panganiban with that finger roll. Quick early offense who's been playing well nung wala si Rail Cervantes. Sanga catch and shoot. Sanga short one. Wala pa rin. Rebound for Panganiban. Wala pa rin yung tira ni Paul Sanga. Wala pa siya nasushoot dito. Mamadali si Panganiban. Uy, sumabit yung tuhod. Napatawa na lang itong si Paul Sanga dito, Enzo. Klarong-klaro eh, yung tuhod niya lumabas dun. But wala na siya magagawa, mas bata sa kanya si Panganiban. So talagang uunahan siya. Look at this, short hesitation by Panganiban and then the attack, quick attack by Panganiban. Tsaka kita mo yung paa ni Panganiban, Enzo, yung rapid steps. Oo. Para pigilan yung momentum ng kanyang katawan. Dinasabayan ni Sanga eh, no? Oo. Lost art na yun eh, yung mga ganun.
quick steps mo. That's a lost art in basketball kasi iba gusto na lang idaan sa explosiveness nila, first step, mga ganyan. It just goes to show na yung mga young players na to natututo from the basics, yung mga tinuturo sa atin yan nung bata pa tayo, di ba? So, you know, these guys, the young players of San Juan, natututo sila ng how important the fundamentals are in your basketball career. Yun yung mga hirap gayahin ngayon sa NBA. Luka Doncic, Luka Doncic, sina Anderson. Oo. No? Mga mahihina, pero akala mo ang hina tignan. Totoo. Kaya kanina, sumabit si Paul Sanga. Oo. Di ba? Kitang-kita eh. 30-25. Galicia, two-pointer, no good. Rebound for Jaymo Iguilos. Wamar, attack mode. Good pass. Iguilos, up and under. Ganda nung pasa na yun ni Wamar. Drawing three defenders. Nakita niya libre si Iguilos flashing from the middle. What an offensive onslaught galing dito sa San Juan Kings. Manalang swings it to the corner. Cinco, back to Manalang. Cinco, 10 seconds to shoot. Manalang, Laude. Titira, Mintes. Cinco, namulot ng another rebound. Reset. Cinco, short. Iguilos, rebound. Uy, pumunta sa kamay ni Espinas. Binale. Iniwas sa kamay ni Iguilos. Gabby Espinas, honestly, Nino, saved the day for Batang Kankalo in that possession. Yung bola, if nakita mo, nag-swing lang puro sa labas. As tingnan muna natin yung drive na yan ni Omar. Omar, grabe naman yung kanyang drive doon. And so, akala ng Batang Kankalo, dederecho na. Yan ang ating super assist of the game. Ito nga, 32-25. Lamang ang San Juan Kings. Notable performance for Gabby Espinas. Enzo, 14 points was the last game against Santa Rosa. Yes, samama pa na 5 rebounds, 5 assists, 1 steal. And look at that field goal shooting niya. 6 out of 18, 33% for a guy who shoots well above 60% from the field goal. Napakababa nung numbers ni Espinas against Santa Rosa. And I give credit once again to Coach Britre Roma, to Jesse Sumoda, Nat Cuseho, and Jun Bonsubre, the entire frontline ng Santa Rosa for holding Gabby Espinas well under his averages. Exactly, and so on. They know how to limit the numbers of Gabby Espinas. Tsaka yung mga scouting coaches natin dyan. Nakalista na yun, Enzo, no? Totoo. In our scoreboard here. Espinas, second free throw. Mites. Kalisaan will secure this one. More bad news for Gabby Espinas dahil Iguilos at Kalisaan naman ang front court na babantay sa'yo. So ito yung mga teams na malalalim ang front court. So Gabby needs to tell his teammates to step up para mabigyan siya ng much better space from the offensive end. Panganiban, dederecho! Panganiban! Grabe, 4 points now. Ang ganda nung seal ni Iguilos at ni Kalisaan kaya nalibre si Panganiban on that drive. Correction for Panganiban, Enzo. That's his 10th point. 10 points na, no? Good swing. Cinco. Manala. The drive. Biniten. Oh! Lucky bounce. Oh. Much needed basket yan for Batang Kankalo. And like I said, go to the inside. If you're Batang Kankalo, don't fall in love with a three-point shot. Omar. Layo. Long three-pointer. Tabingi. Three minutes and 48. Manalang again. The drive. Kick out to Cinco. Look at that trap. Galicia. Layup over the outstretched arms. Ito si Jaymo Iguilos. Grabe, iba na matangkad nung grabe yung defensa ni Iguilos. Just throw his hands up. At yun lang, natawagan ng foul. Itong si Galicia. Napakaganda nung seal na yun. Isa pa, nag-drawing pa sa ere, no? Mm-hmm. Paiwas-iwas, eh. Pa-zigzag-zigzag yung galaw. Mm-hmm. Parang ano, ganun yung spelling gamit katawan. Uh-huh. Gusto niya ata i-drawing na Windsor super move to sa ere. W-I-N-C-I-R.
Yan yung mga tambol. Yan yung mga tambol, ha? Oo. Yung mga tambol, parang balik collegiate, eh, no? And so, UAAP, NCAA. Ito, timeout na tinawag. 35 to 28, 3 minutes and 30 seconds. Po Pilipinas Super League, ito sa atin ng Manila Bankers Life Insurance Corporation, the best way to show your love. Second quarter action, 3 minutes and 30 seconds ang ating mga Miss Caloocan 2023 dito sa loob ng Caloocan Sports Complex, ang mga nagagandahan natin, headed by Miss Caloocan 2023. Nawala yung pangalan dito. Kinuha mo, Enzo, no? Hindi ko kinuha. Alam mo naman, isa lang maganda para sa akin dito sa arena. Oo, si Ate Jelly. Ate Jelly ka dyan. Better Jayden, pero di Jelly, ah. Pero maganda din si Ate Jelly, ah. Parang magalit, eh. Nanonood yun. 35 to 28. Laude. We libre. Cinco libre. Cinco. Bam, bam, boom. Good setup job. And that's the advantage if you have Kim Cinco, Jogi Laude, and Almer Orquina on the floor. You have three gunslingers for Batang Kankalu. Tsaka bata yung pinasok. Oo. Ni Coach. Batang Kankalo. Duhilio dito, no? Batang Kankalo, eh. Bata talaga. Oo, bata talaga. Kaya pala, no? Kaya nga tumawa, eh, no? May pabata. May mga jokes. Against the defender, Wamar. Parso! In the right place, in the right time. May pana din siya. Naglabas din siya ng pana. Baril tapos pana pa, ha? Para kaya Wamar? Orquina, too strong. Good box out by Nokum against Espinas. Hindi nila nakita yung mismatch na yun. Base. Jumper. Baseline. Para kay Panganiban. Nagkahiyaan pa si Cinco at si Espinas doon. Uh-huh. That's a missed shot right there. Ito, tignan natin ulit. Against two defender. Akala trap na pero Wamar. Of their PSL super shot of the game with 2 seconds left on the shot clock for Orlan Wamar. Parang yung nakikita natin sa YouTube highlights, yung mga N1, di ba? Binato sa ere, sinalo, tumira pa. Layo ng tira. Yung galing pa yung Talisay Cebu. Oo. Na masarap din yung Lechon. So, actually, galing Bohol yan si Wamar. Eh. Oo, itong si Orlan Wamar. Siyempre, maganda din yung ano dun. Oo. Lugar ng Bohol, Enzo. Ay, taga-Bohol ako eh. Siyempre. Tawin mo talaga lugar, no? Ito, timeout muna. Si Coach Randy dito, 38 to 33. Lamang, itong San Juan Kings. Thank you po, big heart. And we hope, no? And so, on 21 under and 18 under, we have some participants coming from Bicol region. And dalawang Bicolano standout na nga tayo sa 21 under, di ba? Orquina! With that bam, bam, boom! Grabe. Ito na yung rason pa tatlong shooter pinasok ni Coach Toto for more floor spacing for Gabby Espinas to operate and they're paying dividend. Clearly. No, kung tumama kicks sa paa. That ball. Good D by Jogi Laude. Mm-hmm. And eto, how deep San Juan's bench is. Tinama, upo si Nokum, pasok Marwin Taiwan. Grabe. And nakikita natin, napapansin ko din, Enzo, Marwin Taiwan, no? On and off yung kanyang performance dito. Uh-huh. At antayin lang yan ng mga San Juan Kings super fans. Na pumutok itong si Marwin Taiwan because we know how explosive he is. Totoo. Ito, Taiwan with the ball. 20 seconds to shoot. Wamar fires! Wamar! Nothing but net! Crowd
silencer. Bring out the guns. Bring out the bow and arrow for Orlan Wamar. Galicia. Babawi! Namaan natin! Ang dami ng tinamaan dito sa loob ng Caloocan Sports Complex. Enzo, tingnan nyo nga kung magkabilang side meron na nakahiga dyan. Nagpapanaan lang sila. What a three-point contest we have here. Ito yung bitaw ni Galicia mula sa gitna. Yun yung pana. Nalamang pa rin itong San Juan Kings. Pero dalawa na lang, Enzo. 41 to 39, a minute and five. So you can see again, our Miss Caloocan 2023 here inside our Caloocan Sports Complex, rooting for their Batangkan Kalukulars team here. And so, yes, and pansin mo, pag pina-flash sa screen, sa ibang direction ako nakatingin. Oo. Niiwasan mo na eh, no? Iba ka na, Enzo. Oo. Sa kanya lang. Ikaw yung Enzo kilala ko. Pero ito, Wamar, kilalang kilala ko to. Kakasaat, kakasaat to. Uy, good feed! Oh! The one-hand slam. Jamo Igilos, parang dito malon eh. Oo. Grabe, ang ganda din ang setup ni Wamar. He split the defense and on the last minute, dropped it off to Igilos for that dumper slam natin. Laude. Kontra Panganiban. Down by four. Good D by Taiwan. Taiwan. With that touch. 6 seconds left. Enzo. Yes, and you know, hindi na nila ini-involve si Espinas gaano dito. They're using the effect of the shooters. Nito si Orquina at si Cinco right on cue. Orquina misses that one. Rebound for Igilos. A possible last shot. Oh, okay. They just need to manage this clock wisely, Nino. Yeah, so they go to Taiwan. To set. ISO gusto niya. Uh-huh, ISO. I think they're calling him to attack on 5 seconds remaining. Taiwan. No good. Uy, Wamar. Taiwan. To beat the buzzer here. It's an air ball for Taiwan here. And so, it was a good pass coming from Orlan Wamar. So we go to our last second right there. Sa ating second quarter. But kinapos nga lang. Itong si Marvin Taiwan. Credit the defense. Credit both benches. Parehong bench ng San Juan. And netong Batang Kankalu, especially yung bench ng Batang Kankalu, si KD Ariar, si Almer Orquina, Kim Cinco, for keeping them right back into this ball game ninyo. Pero San Juan still, grabe, ang deep talaga nila. Andyan sila Fran Yu, Pao Havillonar, Iggy Moy, kayo effectiveness ng mga bench nila. Ibang klase talaga. That's why they're still up by 4 points dito sa laro natin. Sa ngayon, ito nga ating end of first 43 to 39. At ngayon, Super Fans, tutok muna tayo sa ating Super Plays of the Week. Super Move, Super Shot, Super Highlights. Here are your PSL Top 5 Plays of the Week. Starting the countdown at number 5. Bewitched and Be Bewildered. Manila City Stars Marcy Arellano breaks down the fundamentals by showing this unstoppable maneuver over a defender. He's going ISO right here. Marcy. Oh! Puts it up in it! Oh! Marcy Arellano! Look at that pump fake. Two pump fakes that allows him to make that sneaky layup. Wow. Take me back to 2008, Marcy Arellano. Next up at number 4. Don't miss a beat, because here's another eye-popping ISO on the go. It's from Pampanga D-Kirk Grayson's own version of Poetry in Motion. You're building up the confidence of your player just like this. Kurt Trayson, in and out, hesitation, crossover move, dinirecho, kinain. Nagpahabol pa ng highlight to si Rayson eh. Papasayuin pa niya to si Rojo. Balling up at number 3. Make way for the young buck of Pampanga Roy's BJ Angade as he takes all his defenders to the nursery school. And pagkatapos ng game, yan yung masisilip po. Yes. Oh! BJ Andrade showing his skills. I'm sure kasama sa ating top five place yan. Actually, sa dami, makang dadagdagan na yan. Ano? Kulang yung top five eh. No?
na 50. No, dapat nun lang yung dali ko naman. Ang tagal nun. Sorting the list up to number 2. Royce are on the roll. Here's a calorie-burning high-left plate for you to order. Grab, dish, and deliver. 5 stars for the youngsters. Mr. Finn Cotton. Oh! Look at that slamma-jamma by Allen Liwag running down the break. Allen Liwag with a statement right there. Coach Pancho in transition. Wow. Grab it all. Dumping it home straight to the rack. Itong si Allen Liwag. And I'm sure makikita ulit natin yung play na yon. And at the top spot, number 1 this week. Here's the beat to a repeat. Let's welcome everyone to PSL to Lob City. From Raisin to Santos, what a thing of beauty! Second to the shot clock. Raisin, the dance move. The oh! Screamer! Yung po! Yung pala yun! Yung pala yung inaantay nila! Grabe! Arriba! Netron connection! We thought na hindi nakita ni Kurt Raisin yun. Yung pala yung setup na ginawa. Wow! Lau Babawi can't miss it, and Mingus skying high for the rebound. That's all for now for your PSL Top 5 plays. See you cats next time. Bakit mahalaga ang life insurance? Yung experience pala na pag ikay nawawala ng mahal sa buhay, hindi mo kaya mag-isa. Ang lungkot, sasadsad ka, gagapang ka, iiyak ka. Ang pinakamaganda sa life insurance, it makes life easier para doon sa mga naiwan. Katulad na lamang halimbawa, Manila Bankers Life, para mong kamag-anak, para mong kapatid na nariyan in your moment of grief. The best way to show your love is to assure your loved one that I will not only take care of you during your lifetime, but I will take good care of you in this lifetime and beyond. Boy Abunda po, para sa Manila Bankers Life, the best way to show your love. Ako si Pau Javilinar ng San Juan Kings, ang athletes na tulad ko. So malaking opportunity ito, like madami mga kalaban na pro, so madami experience na makukuha. Hindi lang sa experience din, siyempre yung circle of friends mo lumalaki. So yun, si Pau Javilinar inside the court is who's giving energy to his teammates. So yun, ako nagbibigay sigla sa mga teammates ko. So, ginagawa ko yung best ko para ma-lift up sila. Kunwari, sila, malamya, ako mag-lift up, magsisimula sa akin mismo. So, off the court, ganun din. On the court, palaban ako, masungit, ganyan. Pero off the court, masayahin ako. Alam yun ng mga teammates ko, approachable ako, ayun. Sa upcoming games, siyempre, kung ano yung kailangan ng team, yung ibibigay ko. Siyempre, yung depensa, tsaka yung hassle sa court, ayun, andun pa rin ako sa loob. At doon ako yung maasahan. Unang-una, maraming salamat sa San Juan Kings, sa mga sumusuporta sa amin, lalo sa family namin, sa crowd, sa fans, sa boss namin. Sana sa upcoming games pa namin, sana nandiyan pa rin kayo sa tabi namin para suportahan kami. Ayun lang. Para sa Pilipinas Super League. Ito ang liga ko. Our score is 43-39 in favor of San Juan Kings. And now, let's go to our Manila Bankers Live halftime break highlights. Ito, as we can see, the slam of Jaymo Iquilos and this drive also of Gabby Espina. Yes, and dito naman, brand new Mr. Fantastic looking from left to right for the jumper. But on the other end,
It's the bench players of Batangcan Calo carrying them this evening, like Peter Manalang, Kim Cinco, but the hot shooting ni Orlan Omar keeping in step. Bawian lang sa tres, and yan na yung pinapakita nating pana kanina. At ngayon naman, and so let's go to this halftime stats, the numbers on our screen. Look at that field goal percentage for San Juan Kings, 48%, samantalang they're only allowing Batangcan Calo to shoot from the field, only 28%. Sa rebound department, lamang din ang San Juan, 28 to 20. Points in the paint, lamang din ang San Juan, 20 to 10. Pero sa bench points, like I said, ito yung kumakarga sa Batangcan Calo, 26 to 16. What a bench mob galing din sa Batangcan Calo, but they need more of that in this second half if they want to defeat the Kings. Yes, exactly. And so we can see the numbers. And now let's go to this player highlight, Nico Panganiban, hitting three field goals on this ball game with 10 points and 3 rebounds. Grabe, what a way for Nico Panganiban to reintroduce himself. Pinapag-usapan natin palagi sila, Wamar, brand new, Pau Habilion, or Iggy Mojica, but Nico Panganiban starting this ball game and reintroducing himself to the league. And now, the leading scorers that sa atin ng Manila Backers Life Insurance Corporation, Caloocan, Batangcan Calo Coolers, led by Espinas with 6 points, 5 for Galicia, 4 for Manalang and Tayungtong, and for San Juan Kings, Panganiban with 10 points. 6 for Igilos, Denison, and Wamar. We can see that the numbers. And so, hating-hati para sa dalawang koponan. And syempre, isang player lang. Sa dalawang koponan, merong double-digit number, and that's Nico Panganiban on our screen right that's now. True. And, you know, for the second half, he will start off the bench muna. Pasok muna ito si Taiwan. And AC Soberano for the first time on the floor for San Juan Kings. So more floor spacing for the Kings in the second half. Pero yun nga, key factor doon is the 6 points. San Juan has only limited Gabi Espinas to just 6 points in the first half. Now, and so first time we see on this action the combination of Taiwan and AC Soberano. He fires immediately here. And the rebound for Cervantes. Yes, and good shot yun for AC Soberano. Sayang lang di pumasok. But ito on the other end, comes blazing itong si Kim Sing, or si Jogi Laude. Espinas, rebound that one. Lumabas kay Cervantes. Ayan, balik kay Espinas. Cross-court pass. Cervantes, short. Rebound for Mojica. Miscommunication. Karangan. Make that karangian. Up and under! Binomba! Cut down the lead to 1. Enzo is now on the free throw line. And let's see kung makakapitalize ba niya dahil kanina pa nag-miss itong Batangcan Calo sa free throw line. Yun yung problema din nila, Enzo. Eh, no? And yun nga, sabi natin, the number 2 three-point shooting team in the entire league. Pero number 10 lang sila sa free throw percentage, averaging almost 67% from the free throw line. So napakababa nun. Precisely, and so. And now Taiwan. Naasawa ng depensa itong si Karangian. Mojica, tinawagan ng foul. Itong si Jogi Laude. That's a good call by our referees. Kitang-kita nyo na ilang beses hinawakan ni Laude itong si Mojica. You know, the referees are going to allow you to hold on to a player at a certain point, pero yun nga, pag so, super, super obvious na, pipituhan nila yan. You can see our president, Sir Aki Chan, with Ma'am Janice Chan. Nagulat si nanay. Oh. Mojica with a high flying drive. And ito na naman, again, against Pampanga G Lanterns, yung third quarter, 10-0 personal run niya, yung nagpapanalo sa kanila doon. Let's see if he can explode once again in this third period. And the bad foul coming from AC Soberano. Yes, and you know, that's one thing Darryl Karangian can bring to the table. Look at this attack by Mojica muna. Quick first step, hard to the basket. Soaring high for the former Adamson. Sorry. Oh, Falcon. Soaring talaga eh, no? Falcon na Falcon. Aray ka, sorry ka ngayon eh, no? And so? Hindi nga pinapansin. Sorry na. 45 to 42. Laude. Uy, nabitawan yung bola pero dumiretso sa kamay ni Espinas. Nakapayong yung depensa pero mas malakas yung ulan ng kanyang puntos. Grabe, how did he get that shot off? Taas eh, no? Nabitaw. Actually, hindi na ako nagulat na pumasok. Yun, mas nagulat ako na itira pa niya yun without getting blocked. Bigyan kakabisado ng isang Espinas. At bagay, hometown, di ba? Home floor. Mojica, jumper.
Short one. Rebound for Jogi Laude. They can take the lead here. A golden chance for Batangcaan Caloo. Tayong Tong. The bomb. The release. Pinabanda pa. 46-45. 6 minutes on the third quarter. They will swing it to Karangian. Libre si Cervantes. The dagger. The offensive rebound for Tayong Tong. Masyadong malakas. Grabe yung rebound na yun. Ha? Coming out of nowhere was Joko Tayong Tong flying through the air to get that rebound. Parang dumaan sa trampoline eh. Totoo. Parang tinitingnan ko nga, meron ba siyang tinalunan doon? Look at that. Ito, tingnan natin. Parang big man eh. Akalain mo big man. Oo. Rumibond yung Tayong Tong. Parang si Scottie Thompson. Oo, diba? Scottie Thompson. Of course, nakakalaban ni Joko yun dati sa college, sa NCAA. But this guy, Joko Tayong Tong, talagang a true standout from the Emilio Aguinaldo College. Pero dito sa Batangcaan Caloo and sa PSL, he made a name for himself as one of the biggest clutch shooters. Tandaan mo yung game-tying shot niya against Rojas Vanguards, di ba? That told the story for CDO Higalas. And now he's playing for Batangcaan Caloo, playing really well. Kaya nga, in good shape? Oo, in good shape pa. Hindi na siya injury-prone unlike nung Higalas. In and out siya sa lineup. Kita mo naman yung shoulders ngayon. Oo. Uy, good read. Katabasa, pero pulot. Wamar, sa ilalim, kalisaan, umikot. Is that board? Sinwerte doon yung San Juan na mas mabilis sa bola si Wamar. Ang ganda na nung read ni Cervantes doon off that pick and roll eh. Karangian. Kontra kay Wamar. Dumaan. Binigay kay Espinas. Rebound para kay Igilos. Siya yung magbababa. Pinick up sa center court. Wamar will generate this offense with 10 seconds on the shot clock. Good Wamar, eto na naman yung steal ni Joko Tayong Tong. Binitawan, binigay kay Espinas. With a fake, Karangian! Whoa! Huli! Wamar will push, cross-court pass. Kalisaan with that layup! Saktong-eksakto yung pectus. Grabe. Michael Kalisan, a former NCAA Mythical Five coming out of San Sebastian College, Recoletos. Look at that layup. A block on the other end starts with a good defense ni Igilos. From defense to offense, Blanca. Ito naman, yung pasa ni Wamar. Sumagasa itong si Kalisan. Yan ang ating super assist of the quarter presented by Manila Bankers Life Insurance Corporation. The best way to show your love bonus free throw. Mintes para kay Michael Kalisan. And look at this. Coach Randy Alcantara immediately putting Franyu into the ball game. Free throw story natin, Enzo. 9 out of 14 itong San Juan Kings. Taas yan. Oh! A steal for Kalisan. Andito si Panganiban. Tinignan yung depensa. Nakasungkit ng foul, babalik sa free throw line. So kanina sinabi mo, 9 out of 14 itong San Juan, madadagdagan pa yan. And they're shooting really, really well from the free throw line itong San Juan Kings. They got 69% from the free throw line. Ito yung ating aksyon kanina sa transition with that presence sa depensa ni Real Cervantes. And so nag-iba yung bitaw ni Panganiban. Totoo, and you know, itong si Nico Panganiban, na fearless driver to the basket. Hindi lang siya basta-basta shooter. He can also attack as you saw nung first half. And what a pickup for him. And look at Senator Jinggoy. Medyo tinatago pa yung ngiti niya. Siyempre, dikit pa yung laro natin. Pero kanina, nung lamang sila na malaki, nakangiti yan. Eh. Yes, and so, at ngayon, 11 points. Make that 12 with 3 rebounds for Nico Panganiban. Panganib talaga. Oo. Itong si Nico Panganiban. Totoo, panganib talaga. Maganda yung nickname yun para sa kanya. Na panganib. Grabe naman. Para namang ano. Hindi, para delikado. Multo eh. Oo, para. Karangian. Laude. Titira mula sa tres. Wala. Rebound for Cervantes. Hinabol ng depensa. Pero wala na. Too late. Nakawala na. Itong si Real Cervantes on that layup. And we have a mandatory timeout. Isang kalamangan para sa San Juan King. Dito with 4 minutes and 51. Ito yung action kanina after the release from the 3-point line. Cervantes, walang katao-tao na. Sumabay ka pa. Grabe. What an offensive rebound. And what a putback for Real Cervantes cutting this lead down to 1.
4 minutes and 51 to 50. Tapo, ay magbabalik. At kaya naman, pakinggan natin si Maris Victorio para sa kanyang update. Maris. And Zoninho, we can see how good Real Cervantes plays right now. This is his first game after his injury. Sobrang laking tulong daw ng therapy at pahinga sa kanya dahil mas na-maintain niya ang kalusugan niya. He is thrilled but somehow pressured to play today. Ngayon, ang gusto niya iambag sa team ay ang magandang defense kasi wala naman daw silang problema sa offense. Confident siya sa kanyang pinapakitang skills sa laro ngayon at ayon sa kanya, ang key to win today is good communication and sharp decision among his teammates. Back to you guys. Thank you so much, Maris Victorio. Tama ka dyan. Ambag sa depensa yung kailangan ng Batang Cancalucolers because you got a lot of explosive offensive players dyan. Totoo. And on the court right now, yung tayong-tong two-way player. Ito, yung Real Cervantes, dukot sa ilalim, reverse. Ganda naman din ang pasa. Galing kay Joko tayong-tong. And yun yung no-miss kasi talaga ng Batang Cancalo nung injured si Real Cervantes. Imagine mo, if nandun siya against Santa Rosa, he could have been the one initiating the offense from the post kasi inside-outside threat siya. So ngayon, he's on the floor. Kaya tama yung sinabi ni Maris eh. Defense talaga kailangan nitong Batang Cancalo. Espinas on the other end. Karangian. Pasa dito kay Espinas. Nawala yung bola. Igilos. Uy. Fouled by Daryl Karangian. Itong si Orlan Womar. Both teams. Penalty situation na. Oo. Sayang yun for Gabby. Mag-isa na lang siya. Hinabol siya ni Orlan Womar dun. Look at this bump by Daryl Karangian. Di naman sinasadya, talagang going for the ball lang si Karangian. Blindside? Oo, blindside eh. Uh-huh. Yung mga sa football, di ba yung mga quarterback, bigla na lang isasak na hindi mo nakikita. Totoo. Sakit yan. Sakit niya sa leg. Oo. Uh-huh. Yung mga whiplash na tinatawag. Hindi ka na makatingin sa iba. Di ba? Ako kahit hindi ako tinatamaan, hindi na talaga ako tumitingin sa iba eh. 52 to 51. 1-point lead. For Caloocan. Nagbintis itong si Orlan Womar. Surprisingly, ha, the best shooter for San Juan, itong si Womar, missing from the free throw line. That is surprisingly for them. Yun, one out of two. Nag-adjust. So 50-50. Oo. Iban. Kaya pala nagre-reklamo si Womar. Ang layo daw pala niya sa play. Bakit ako? Oo. Pero tignan natin ulit. Oo. Ang layo talaga. Layo nga ni Womar. Nakikaragiyan, yun. May point yung, ayan, pinapakita ni Womar yung jersey niya. Five ako, bakit ako? Pero, ang desisyon ng ating officials. Foul pa rin. And so, ito sa foul. Wrong guy lang yung tinawagan. Kaya pa. But that's on Nico Panganiban. Hindi, 23, hindi 5. Uy, upcoming games natin, Enzo, Kupunang Lakan versus Cagayandoro PSB. So, Wednesday yan, ha? And ARS Warriors versus Santa Rosa Laguna Lions. Super tour. March 1. March Madness? Oo. March Madness na rin tayo. Super tour pa, di ba? Grabe. Daming event, ha? March Madness. All-Star, di ba? All-Star month. Oo. And playoffs, di ba? Playoff month, oo. March Madness talaga. Sin, grabe. Pero ito, tignan natin kung anong gagawin ni Womar para makabawi dito. Lumabas. Kahit kalahat. Oh! Three-pointer is good for Romel Calahat. Like I said, four players. A minute and 50. Oh, the drive for Franu, too strong. And yun. Nilamok. Ito si Igilos, apat yun eh. Finally, sabi siguro ni Igilos. Kanina, binawi niya yung foul. Ngayon, ito, clear, na. Oh, clear na talaga to. Abot to. The wise decision for Jamo Igilos. Putting his hands up and so with his height advantage, no? And, you know, no box out galing dito sa Batang Cancalo dahil nga si Espinas came over to block, try and block itong si Franu. Nalibre tuloy si Jamo Igilos, you know. Tingnan natin ulit itong layup ni Franu. The offensive rebound for Jamo Igilos. Tos on the body, no? Mm-hmm. Makikita Patawad. Natin sa baba yung contact right there. Yes. And yun nga, laswerte for Batang Cancalo, hindi pumasok yung unang free throw ni Igilos. Yun, second one. That's good for Jamo Igilos. Good Black defense. For the rim. Oo. Jogi Laude, aatake. Corner, Cervantes. Good defense by Calahat, ha? Ito, pupostin na naman si Cervantes. Cervantes, blocked by Calahat.
Bawian ng good defense. Brand new. Over Tayong Tong. Brand new! And the bounce. Wow. Kita mo yun. Fake going to the left side ni Layup sa kanan. What a move by Mr. Frantastic. Saka hindi nawawala ng pag-asa itong Fran Yu. Earlier, he missed that layup. At ngayon naman, second time for Fran Yu and Cervantes. Last shot. For Batang Kankalu. Last shot. So, up by four itong San Juan. With this last shot, you can put your team up big entering the fourth. Oh, good tap by Espinas. They get 5 seconds. Laude. Sanga, Espinas, stops, fires, too strong, Kalahat, can't take that shot, naubusan na ng oras, ito si Romel Kalahat dito, but still, a good third quarter, Enzo, for both teams here, to sa CISO battle here, on this third quarter, tingnan natin, ang ating third quarter highlights, presented by Unisol Uniforms on Demand. Yes, and it was on the paint pa rin for San Juan. Doon talaga sila nanalig. Etong Batang Kankalu, it was Real Cervantes literally carrying them in step on the third period. But it was brand new, Jaymo Aguilos and Nico Panganiban ang gumawa on that third period. That's why lamang pa rin ang apat na puntos ang San Juan Kings. Exactly. And so ito nga ang pagtatapos ng ating third quarter action. It's 58-54 sa ating pagbabalik po. Last 10 minutes ng ating action. Nokum, Fran Yu, atake si Fran, lalabas ulit kay Nokum. Habilyonar! Di ata na scout. Na flying kiss. Hindi na paano, flying kiss na ginawa. Tamaan pa rin siya. Sanga, grabe, good defense by Ron Dennison. No airspace. Espinas, oh, the hang time. And look at him talk back to Pau Habilyonar. 60-56. Soberano against Urquina. Di nakita si Denison! Bank shot! Grabe, that curl play by San Juan sa top of the key is getting to Batang Kankalu. Paulit-ulit nilang ginagawa yan. Inigo will attack. Inigo will score! With the big steps. Di lang shooter. Oo. Inside-outside talaga itong si Hawkeye. They need more of that from Achi. And ito, ooh, bumawi din. Iggy Boy Mojica. Kanina yung layup niya, sobra sa pektos. Ngayon naman, sinakto na niya. Sakto na. Tansyado na yun. So. Never. Missed twice daw itong si Mojica. Yes. Pag ito, Sanga. Catch and shoot! Finally! A three-pointer for Paul Sanga. And in front of Ron Dennison. Yes, it cannot come at a better time for Batang Kankalu. Makaisa na si Paul Sanga. Let's see if sunod-sunod yan. And offensive foul ulit. A lot of fouls. Offensive fouls. And so, on this fourth quarter. This time for Iggy Boy Mojica. Ito, tignan natin ulit. Yung catch and shoot. Ganda ng pagka-handoff doon. Yan ang ating PSL super shot of the game para dito. Kay Paul Sanga, first three-pointer of this ball game for this guy. Oh, libre Soberano. No good. Agawa ng bola. Wamar sa ilalim. Lalabas ulit. Libre si Kalisaan. Hinanap si Denison. Kakasa! Bam, bam, boom! Grabe. That credit that to Orlan Wamar keeping the ball alive. Oh, look on concern dahil down by 6 points itong team nila. 67-61. Good spin. Paniban with a spin again. This time, Enzo. Wala nang peke-peke. Rekta na. Para dito kay Nico Paniban extending their lead to 8, Enzo, with 3 minutes. We have a timeout here. It's 69-61. 1 minute and 50 seconds. Here's a foul. Naririnig ko yung sigaw eh. GP! Si GP, no? Sino si? 74-61? Uy, si Enzo, nakahawak. Bakit ako na naman? Bakit ako? Sino nagbato? Direk ka? Direk ka?
Uy! Air bull? And that has been the afternoon for Batangcan Kalu. And I'd like to give credit to Coach Randy Alcantara and the rest of their coaching staff for scouting itong Batangcan Kalu really, really well. Ah, grabe. Na-shutdown nila itong shooting ng Batangcan Kalu. A minute and 44. 74 to 61. Basket here would be the dagger ninyo. Icing. Oh, icing. Sa ibabaw ng cupcake. Oh, cupcake talaga. At yun, Mintes. Kalisaan, putback. Andun pa rin yung sipag Enzo eh, no? Eh, nakita mo yung ginagawa ni Franjo sa bench. Mga ganun-ganun eh. Sumasayaw-sayaw eh, no? Oo. A minute and 20 seconds. Sanga, catch and shoot. Second three-pointer ba? In and out. Again, Enzo, two consecutive games, ha? Paul Sanga. Silent sa kanilang ball game dito. Actually, last game, nakadalawang sunod siya. But then after that, hindi na siya nakashoot after ng three-point. Oo, too late na din eh. Wala na. So, Paul Sanga, you know, they need that inside presence more than ever kasi nahahalata na ng mga teams eh that they're going exclusively to Gabby Espinas and Real Cervantes and then just guard the three-point line. So, itong Batangcan Kalu entering the playoffs, you know, crucial na they give us something new to look forward to. Kasi, yun nga, ito sa standings natin ninyo, itong San Juan with this victory will remain on top, 12-0. Pero itong Batangcan Kalu, hindi sila gagalaw. They're still at number 5, pero nanganganib sila. This is going to be their fifth loss of the conference. And depende pa sa Pampanga J Lanterns and Boracay Islanders ang fate natin kung saan maglalanding ang Batangcan Kalu. They can go as low as the 7th spot or as high as the 4th spot. So, again, Lorenzo, the San Juan Kings, no? Yung nga, napag-usapan natin kanina, if they will win this ball game, secured top 4. Twice to beat. Twice to beat. Oo, kanila na yun. Yes. Together with the Pampanga Royce. Oo, silang dalawa ng Royce. So, you know, grabe yung victory nila dito. Just showcases how good their coaching staff is and how well their players are being coached. Kasi nga, tinan mo, yung game plan nila was to really shut down the shooters na itong Batangcan Kalu. And in terms of defense, the difference between yung ginawa nila and other teams, hindi nila dinoble si Espinas. Straight up, Iguilos versus Espinas. Or si Pau Havillanar versus Espinas. Romel Calahat versus Espinas. Unlike the others that are going to double that. Pero ito merong unsportsmanlike foul review dito. Yes, and so because titignan nila if the foul of Ron Dennison to Joko Tayongtong. Kung sadya ba o it's all ball. And this is the officials review ng ating mga referees. Siyempre, ayaw nila na mag-spill over pa to sa labas, di ba? So, you know, this is not a crucial call kasi this is already a victory for San Juan. But, you know, you just need to be safe. Make it safe lang for the players who are still playing. So, ito, it's sportsmanlike foul. Ron Dennison. For Ron Dennison. That's his fourth personal foul. Sabi niya, wala daw eh. Siyempre, di naman niya na-amin si Ron. Oo. Tingnan natin dito. Tingnan natin kung tama ba siya. Wala nga. Inakap niya. Meron talaga eh. Not going for the ball was Ron Dennison. Dito, tingnan natin. Yun. Ayun, no? Not going for the ball talaga eh. Hinag eh, no? Oo. Pinakita yung pagmamahal, pero illegal yan inside the court. Oo. Eh, pwede ka umakap. Ako nga, gusto ko nga naakap eh. 33.1 seconds left. Timeout for Coach Toto Duhilio with 33.1. Timeout tayo dito for Batangcan Kalu Coolers. Tayo po ay magbabalik 77 to 63. Ang tabayanan yan ng ating mga super fans dito. Yung lugar who will participate sa ating All-Star Game. And All-Star Festivities, di ba? Oo, All-Star Festivities natin. And so, first All-Star Game ng Pilipinas Super League, as we can see once again, Congressman Oka Malapitan with the first district of Caloocan. Thank you so much. Yes, Senator Jinggoy Estrada. Senator Jinggoy Estrada with Congressman Brian Yamsuan
of Bicol Saro party list. Inbound for Karangian. Goes to Joko. Reverse. Uy, sadong malakas para kay Joko Tayong Tong. Sayang pa naman yung laro ni Joko. He played really well nung first half pero na-shut down siya netong San Juan Kings. So, you know, Kings still on top, Ninyo. Light the beam na sa San Juan. They will just melt the clock here, and so. Oh, for sure, yung mga San Juan super fans natin nag-celebrate na in 12 games, wala pang bahid ng kanilang record. Grabe. This is a team to be reckoned with and unscratched, eh, no? Oo. Oh, unscathed nga, di ba? Sabi nga ng game story natin. 77-63 after our 10 minutes of action sa ating fourth quarter. 40 in total. The San Juan Kings still undefeated sa ating ball game at sa elimination round. Oh. And so, grabe. Acknowledge the Kings at the head of the table. Unscathed itong San Juan Kings at the top. Legit, the Kings. Hari ng Dumper Cup. Oo. Itong San Juan Kings still undefeated. Unscathed. Dito, Enzo. Sa ating ball game. Grabe. What a victory. And this, again, still number one sila. Ito namang Batang Kakalo still at number five. What a victory for the San Juan Kings. 77-63. Enzo, your final thoughts? What a ball game. What a ball game. Defense talaga nagpapanalo sa San Juan. Yes, exactly. Enzo. And congratulations to Ron Dennison on your 12th win here in our elimination round final score. Once again, 77-63. Another win for San Juan Kings here in our elimination round. The team standings natin, Enzo. Yes, look at that. San Juan now sealing a twice to beat advantage sa playoffs with this 12th win. Unscathed pa nga ang kanilang record. Samantalang itong Batang Kankalu, they remain at the number 5 spot. But yun nga, with this loss, nanganganib sila with Boracay and Pampanga G Lantern still reeling from the back of the 8th seed ng team standings natin sa top 8 natin. But grabe, what a victory for San Juan. Yes, and so at yan nga ang ating team standings. Games on Wednesday, Kupunang Lakan ng Bulacan versus Cagayan de Oro PSP and ARS Warriors San Pedro Laguna naman versus the Santa Rosa Laguna Lions. Battle of Laguna dyan sa ating PSL Super Tour goes to Santa Rosa. And for my partner, the lover boy, Enzo Galarosa, to our courtside reporter, Maris Victorio and Marian Batoon. And syempre, sa ating floor director, Direk Billy De Leon. And syempre, Direk Mike Danan, to our tropa mula sa Ken Howell Production. Maraming salamat. And their head of production, Direk Nomar Santiago. And our game producer, Jamar Vinos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito ang Pilipinas Super League. Ito ang liga ko.